may mga ano ulit, may mga bagong pasok. So bago ako naman, syempre kung sino bagong pasok, i-grab ko lang ng grab, ala, ganun. May mga pare, tanga eh. Oh. Ano natin na may, May pare? Pero, patay na yung pare na yun. Ay, pare, pero ganun siya, pare. Ganun? Pero hindi niya, sinabi, DJ, sa akin na pare siya. Pero kilala mo. Nakita ko lang nung nag-Saudi na ako, nanood ako ng mas sa nanood ako ng mas sa Facebook, yata nung. Nakita ko, sabi ko, parang client ko to ah. Sabi ko. Massage center, nagmamasahe. Nagmamasahe siya sa mga Italy. Ngayon, ano siya, yung lalaki siya, no? Poging-pogi siya before. Pero ngayon, babaeng-babaeng na. May mga pictures siyang pinakita dati, no? Lalaking-lalaki. Tapos, nakapunta siya sa mga Italy dahil nga nakapag-asawa siya ng matanda, no? Babae. Yung nga lang, parang siyempre. Nalala ko pa, DJ, no? Nalala ko pa. Oy, kwento mo. Tapos, pumunta ka siya sa mga Italy, nakapag-asawa ng matanda. Tapos, lagi sila nag-aaway. Siyempre, hindi tumatayo yung prikoy-koy niya, eh. Hindi tumatayo yung prikoy-koy. Pagkatapos, hindi tumatayo yung prikoy-koy niya, hindi nag-away sila ngayon ng babae. Eh, wala na magawa kasi residente na siya dun eh. Asawa na siya eh. Nag-divorce silang dalawa. O, so ngayon, dun siya sa may Italy. O, so ngayon, may negosyo siya. May sarili mong negosyo yung shop mo na yan, ano? DJ, sarili ko, hindi. Di ba naghiwalay kami ng asawa ko? So may mga boyfriend na ako na dalawa. Ngayon may bago, may naging client ako, sandali nagkaiko. May naging client ako na isa na Italiano. Yun ang tumulong na maggagasto sa aking shop. Pero bigay lang yun, hindi yun na ano, utang, bigay yun. Kaya ngayon ito na, shop ko na. Mahigit isang taon na tilatin ako dito sa shop ko. Oo, pero bigay niya lang siya lahat. Siya lahat gumastos. Magpa-renovate, bumili ng mga kailangan sa massage, yan. Siya nagpaunang bayad yung down deposit, bala. Pero tapos nung nag-operate na, syempre sa akin na, ang ginayos ko lang yung mga lisensya ko dito, nag-aral ako para makuha ng license. Yan, yun lang yun ang sikaso ko, pero sa gasto siya, pero ngayon sa akin na talaga. Wow. Pero before nung tumawag ko sa akin, itong mga dalawang taon na yung nakaraan, tumawag ka sa akin, hindi, wala ka pang shop noon. Wala pa akong shop, pero sa bahay na ako nagmamassage noon. Ay, sa sarili kong bahay nagmamassage, doon ako tumatangkap. Ay, oo, sa bahay mo pala. Oo, sa bahay ko lang. Tapos nung sa bahay nga ako, itong Italiano na nag-sponsor sa shop ko, tinulungan niya ako magpatayo ng shop, kumuha ng tawag dito, pwesto. Ng pwesto. Oo. Wow, very good eh. So, dati 28 ka pa lang, ngayon 30 ka na. Balikan natin yung kwento mo, medyo nakalimutan ko na. Kasi, okay, ganito. Sa Pilipinas, bakla na talaga ako. Hindi ako ganito kasi galit ako sa mga transgender. Yung mga babaeng katulad nito, galit ako. Dati, ayoko talaga makipagkaibigan sa mga ganito. Ay, yung kinain ko rin bandang huli. Naging ganito ako. Teka lang, saan ka nga sa may probinsya? Kapis. Pontevedra, Kapis. Taga Pontevedra, Kapis. Pagkatapos, ilang taon ka nung nalaman mong may feeling ka na iba yung pakiramdam mo sa sarili mo? Ewan ko, DJ, kasi nung lumalaki ako, nararamdaman ko talaga na babae ako, yung pusong babae ako. Yung kasi lahat ng mga kapatid ko, lima kasi kami, ako pangatlo, ang dalawang panganay ay babae, so lahat nakakalaro ko mga babae. Siyempre, so, lumaki akong feeling girl, ganon. Pero hindi ako lumaki na pag-girl na katulad nito, hindi. Ngayon lang, six years ago lang ako naging ganito. Pero dati, kumbaga, lalaki ka, sumuot, ganyan. O tipong kalaro mo din, ganyan. Nag-aaral ka, elementary ka pa lang, nalaman mo nang iba yung pakiramdam mo. Kasi pag-uwi, naglalaro ka ng elementary pa lang ako, bakla-baklain na ako hanggang nung high school ako.
natuto ako mag-manicure. Ay! Yun, nagma-manicure, pedicure ako sa mga teacher ko. Yun ang binabaon ko. Kasi di ba, hirap kami sa probinsya namin. Malaking pambaon. So, natuto ako mag-manicure, pedicure. Tapos, ayun. Hanggang nag-transfer ako sa Maynila, kinuha ko ng mga tita ko. Ah, dito sa Maynila? Saan dito sa Maynila? Commonwealth. Sa may Commonwealth that Drive. Oo, oh, pagkatapos, ilang taon ka nun? High school? High school, 14 years old ako nag-transfer sa Maynila. Mm. O oh, tapos? Doon ako nag-aral hanggang nakagraduate ng high school. Nakagraduate ng high school, nagtrabaho ako as a parlorista manicurista dyan sa may Lacson, sa Espanya. Tapos siguro mga 6 months lang yun, may kaibigan akong nagyaya sa akin na magmassage daw sa mga artista. Ate, ako, syempre, gusto ko rin na yung tawag doon, yung... Mag-level? So, sumama ako. Doon ako natuto magmassage dyan sa Timog, sa may Tomas Murato. Hanggang tuloy-tuloy na. Hanggang marami na akong nakikilalang mga, baklang, silahis. Hanggang nakipag-juwa-juwa ng mga silahis na, lalaki. Anong nagustuhan ko? Pero ikaw naman nun, silahis ka lang dati. Kumbaga, parang pumurma ka nga nun, lalaki, no? Tapos, yung pumurma ng lalaki, pero babaeng feeling ako, ganun. Hindi ko talaga gusto ang babae. Kahit magpuba dyan sa harapan ko, hindi ako talaga tatayuan yan. Ay, ganun. So, pero nung nagtrabaho ka dito sa may Tomas Murato, mga artista yung minamasahe mo, ganyan? Oo, sila na Susan Enriquez, mga ganyan. Mga artista. Kahit mga artista, minamasahe mo, kahit hindi ka tinatayuan? Kasi siyempre, ganda ng katawan, pre. Tinatayuan ako pag mga lalaki na guwapo. Doon ako tinatayuan. Ay, ganon. Pag babae, kahit maganda, kahit artista man yan, kahit anong sexy, laki ng boobs, saka puwet, ganyan, wala talaga. Mm-mm. So ngayon? Tapos nang, di ba, umalis na ako dyan, lumipat ako sa medyo high class na mga spot. So, pumunta ako ng Ortigas, sa likod ng Shangri-La. Green spa yun eh. Mga Koreano lahat ng mga client doon. Wow. Hanggang mga sosyal na mga client. Tapos ganito pa DJ, may hotel service kami noon eh. Diyan lang sa may Richmond Hotel. Ganito nangyari kasi yung lalaki, Afrikano. Yung babae, Bisaya, taga Mindanao. Siyempre, nag-massage kami. Gusto ng Afrikano, yung babae kung kasama yung magmamassage sa kanya, ako naman sa babae. Ay! Oh. Ano nangyari? Oo! Ganito nangyari, Diyos ko. Muntik na ako masuntok noon. Kasi siyempre, pag nagmamassage, sasampa ka doon sa likod ng babae. Akala niya siguro, pupuitin ko yung niya, yung girlfriend niya, tumayo siya, nasusuntukin ako. Hindi niya alam na bakla ako. Ay! Ganon! Yung Afrikano, di ba maitim yung Afrikano? Ano na? Maitim yung Afrikano, di ba? Maitim? Oo, itim, di ba? Malalaki ang katawan. Hindi, black American siguro yun. Ganon. Oh. So pagkatapos, ikaw ang sumampa doon sa babae. Sa asawa niya? Oo, siyempre sa likod na ako. Sa likod na, siyempre, mamassage ko na yung shoulder na part, no? Siyempre, sasampa ako doon sa may puwit niya para hagudin yung ganon. Oo. Akala siguro, puwitin ko yung asawa niya. Ay, nagkagulo sa loob eh. Hala. E di sinabi mo, ikaw yung gusto ko, ayaw ko sa asawa mo. Ganon sinabi mo. Siyempre, pinaliwanag din ang kasama ko na, hindi yan sir, kasi he's a gay, he's not a boy, he's not a straight boy, sabi ganun. Okay, tapos tinignan niya talaga kung gay talaga ako nung umalis na kami. Tapos nakita niya na, yung kwet ko, yung gumaganong-ganon. Na anuhan siya na, okay, sabi niya. Diyos ko po. Oh, sa pagkatapos, saan ka pumunta? pero nung nagtatrabaho ka sa may Ortigas, nakatikim ka na ba ng lalaki? Oo, may mga paslight-slight na mga ganyan. Sino ang unang natikman mo?
hindi ko na matandaan din, Jay, kasi doon pa lang sa unang unang spa pa lang, ano eh. Ang dami. Nakatikim na ako eh. Ay, ganun. Mga ganun daw pa. Ganun daw yun pag ano, pag mga spa, ganyan-ganyan. Pero hindi iba... naman din, Jay, hindi naman lahat ha. Pero may spa talaga na, kasi bawal talaga yun. Siyempre, bawal yun sa management. So, siyempre, pag nasa loob na kayo, hindi naman alam ng management na kung anong ginagawa. Ay, uwa. Diba? Mm-mm. So, discarding the mic, kabig the corn. Ah, pero sa probinsya pala, nakaranas ka na ba? Nakatigim ka na doon ng boy? Hindi, hindi pala ako nakaranas kasi bata pa masyado ako sa probinsya. Mm-hmm. Medyo takot ka pa noon. Pero dito ka talaga nakatigim ng ano, ng luto ng Diyos. Sa Maynila, nung nag-start na akong maganyan-ganyan, tapos may mga contact na ako mga ibang lahi hanggang nakikipag-date-date ako sa mga Amerikano, mga ganyan, kasi gusto ko talaga ibang lahi. Ay, ganun. So, ano yung nakaunang nagbighani ng puso mo? Anong lahi? Ang naging boyfriend ko? Mm-mm. Yung unang nakapasok sa AA mo. Ah, is the AA. Filipino eh. Ah, Pinoy. Filipino? Pinoy. Pinoy ang unang nakapasok sa AA. Ano, natandaan ko pa siya pa yung una. Eh, taga Bicol yun siya. Ay, taga Bicol. Kasi, eh. Grabe. Oo, dinadala niya ako sa bahay. Diyan na sa may Ortigas. Sa may Ortigas na ako niya kasi medyo tandaan ko eh. Masyadong tawag doon yung special yung nangyaring ganun sa akin kaya natandaan ko talaga yun siya taga Bicol. Ay, syempre first time mo yon, unang pumasok sa ngi mo, tapos Bicol pa yon, syempre kain ay pahinga mo noon eh kasi daw taga Bicol mga malibog. Sabi nila, oh, malalaki kasi taga Bicol. Malalaki yung taga Bicol. Ay, malaki. Parang Arabo. Ah, ganun. Malalaki kasi naka dalawang beses na ako nakaano ng taga Bicol, doon din. Puro malaki. Ganun din, malalaki. Ah. Oo, malalaki talaga sa kanila. Tsaka ano, parang Arabo. Ah. Kaya diba sabi, tama palang sabi nila na taga Bicol, Uragon. Uragon, oo. Kasi Uragon, matatap. Ano diba ibig sabihin ng utapang? Matapang. Pero sa atin, Uragon, yung horny. Doon. Horny. Oh, pero ano, yun ang unang pumasok sa EA mo, yung taga, ano, taga... Taga ano Bicol. Taga Bicol. Kasi dinadala niya ako, nagpapa-home service siya, so pumunta ako sa bahay niya. Pero... Doon ang nangyayaring mga, ano... Pero lalaki pa itindig mo noon? Lalaki pa itindig mo? Pero lalaki pa talaga ako noon. Yung, pero... Siyempre, mga kaibigan ko, mga babae, siyempre, feeling babae, pero usturang lalaki para makabingwit ba ng mga bakla, ganon. Ah, okay. Oh, so, pagkatapos, ano nangyari? Ah, nung nagtatrabaho ka dito sa May Ortigas, yun ang huli mong trabaho dito sa May Ortigas bago ka pumunta. Hindi. Ng... Hindi! Mayroon pass pa ulit, dyan ulit sa may likod ng, siya, ng, ano, ng, sa estrada, sa... Strada 2000 yun eh, sa may likod ng galeria, Robinson Galeria. Oo, dito lang. O, tapos? O, dyan naman, dyan, Koreano ulit, pero walang masyadong special na nangyari doon. Sa Koreano? So, Koreano ulit yon kasi pangalawa ko Koreano. Pangatlo, lumipat na ako dyan sa may Gilmore, malapit lang sa'yo, malapit lang sa Cubao, sa Gilmore. Doon sa May San Juan, banda, o. Oh. Oh, sa Nuan, dyan, sa Gilmore, sa may mga computeran. So, dyan ako talaga tumagal ng isang taon at kalahati. Eh, dyan banda dyan sa Gilmore? Naman, puro computeran yan dyan? Hindi, may mga, yung way papunta bala sa, ano, sa Green Hills, yung way ng Gilmore Heights na yan. Dyan ako nakatira kasi home service na ang pinasukan ko. Mm-mm. Home service massage. O, so tapos? Yan, marami talaga na. Marami ang nangyaring mga special event sa akin dyan sa spa na yan, sa home service na yan. Aber, bigyan mo kami ng ano, kwento doon sa ano. Okay, saan ba? Sandali, maghanap muna ako ng pinaka-special talaga. Doon sa Itbulaga, banda, kasi yung studio ng Itbulaga, no? Yan! Oo, sa may Itbulaga, sa may... San Juan, sa may Ermitanyo, kasi doon ako nakatira nung December, 3 buwan ako doon sa kondo. Doon ako na...
Doon yung studio ko sa Itbulaga dati. Katabi ko ng Itbulaga doon. No, ano? Alam mo yung Gilmore Heights, di ba? May mga 7-Eleven. Kung nandyan pa siguro 7-Eleven. May, dyan pa, di yung mga computer ko doon ko yung binibili kasi doon ako bumibili ng mga parts ng computer ko. May bagong mga kundominium na yan dyan. Ha? Ngayon? May bagong mga kondominium na yan dyan ngayon. Mm-hmm, doon dati na. Kasi, nung tumira ako dyan, 2007 to 2008. Ah, wala pa. O, bago lang yung kondo na yun na tinirahan ko eh. So, yung kondo na yon yung tinindirahan ko, Gilmore Heights yan tawag. Tapos, lumipat na ako ulit. Kasi yung ama ko, yung boss ko, nagpatayo kami ng spa dyan sa may UP Village, sa may Teachers Village. Hmm. Nalikod naman ang Quezon City Hall, ah, Teachers Village. Dyan kami tumayo ng spa talaga ng malaki. Hmm. Eh, mga customer nyo, mga... Yung mga customer namin dyan, marami dyan na bakla talaga. As in, bakla na maskulado na hindi alata na bakla. Pero pag nasa loob na, mas marami pa sa akin. Tapos, ayun. Sa Broadway. Sa Broadway. Kasi yung way na yan, Ermitaño, Barangay Ermitaño, sa may Broadway yan na way, papunta dun sa may kabila, sa may dito, tagos kasi sa Bandaluyong. In Domingo! Ang gilid yan, In Domingo! Oo, sa In Domingo. Kanto ng In Domingo. Sa kanto ng In Domingo Street. Sa Langaw. So tapos, tapos, nung lumipat na ako, ay hindi, dito muna tayo sa may home service, sa may Gilmore. Mm. Ang ano kasi namin, ang spa namin, home service, on call. So yung mga, yung advertise namin sa magazine, lahat ng mga exclusive subdivision, tsaka mga condos lang yung mga client namin, katulad ng mga Meadows, mm-hmm, yung Valley Verde, Green Hills, mga subdivision dyan, mayayaman. Mm-hmm. May naging client talaga ako na super yaman talaga, DJ. Chinese siya. Ang ganda ng bahay niya. Tapos yung massage room niya, super laki. Tapos may TV pa siya na malaki. Parang sinihan. Wow! Ang tawag dyan. Ang tawag dyan. Flat screen ah. Alam ko, flat screen. Yung may sarili kang chatro sa loob ng bahay mo. Theater na dito. Doon yung... Oo, may theater room siya. Basta yun na yun. Oo, may sinihan. Yeah. Ito po, ang ganda-ganda ng kutis niya. Parang kutis mo, DJ. Tapos singkit din. Oh, kasi Chinese nga. Diba? Yung nari yun. Ako, DJ, ang binibigay sa akin nung 5,000 isang massage. Wow! 5,000? Eh, malaki na nun, no? No, tapos? Malaki nga. Kasi, syempre, nag-extra service. Yung massage, tapos extra service. Ano yung ginagawa mo extra service sa kanya? Eh, ganon. Ano ganon? Lollipop. Ah, tapos, tapos horse, ganon. Lollipop, ano yung lollipop? Yun. Pero yung horse, anong horse? Diba sasakay ka sa taas ng horse? Ganon. Ano yun? Ah, ikaw yung sumasakay sa kanya o siya sumasakay sa'yo? Oo naman, ako. Ikaw ang sumasakay sa kanya. Oo, tapos sinilollipop niya ako, tapos... Oh. Ako naman sasakay sa kanya. Ah, bakla siya! Bakla nga, DJ! Siya, hindi halata! Parang ikaw, ganon. Hindi, ito sinabing bakla ka. Yung puti siya parang... Parang ako daw. Kinaway na! O, so pagkatapos, bakla pala talaga. Mm-mm. Bakla siya, pero hindi halata kasi nga, di ba, gano'n naman mayayaman sa Pilipinas, pag bakla, eh, hindi yan nagpapalata. Mm-mm. Yung mga pipitsugin lang. Mm-mm. Yung mga... Actually, nung nakaraang gabi, tapos ko mag-live, nung Lunes ng gabi, hindi, Linggo ng gabi, di ba, kumanta ako, bumaba ako, no? Tapos, may humarang sa akin na kutsi. Diyan nga sa baba. Akala niya siguro, kasi tambay pa ako dun sa baba eh. May kasama akong gwardya, nag-uusap kami ng gwardya. Nilapitan niya yung gwardya, tapos tinatanong niya yung gwardya kung available daw ba ako. 5,000 daw, 5,000. Lalaki yung mukha. May sasakyan, huminto, bumaba siya. Mayayaman, mga yayamanin, pero 5,000. 5,000 type niya ako. Nagulat.
Nagulat kasi may gwardiya pa siya eh. May gwardiya pa siya. Ngayon nakita ako ng gwardiya niya. Natakot yung gwardiya niya. Sinabihan siya na kasi nakasukbit ako. Nakasukbit ako ng Batanginyo ah. Batanginyo ah. May dala akong Batanginyo. Nakabukol. Eh yun, sinabihan siya ng gwardiya niya na may nakabukol sa akin. Umatras sila. Akala nila pulis. Akala nila pulis. Bumalis sila bigla. Tawanan kami ng gwardiya. Ng gwardiya sa baba. Kasi tumatambay ako, siyempre nagre-relax-relax din ako bago mag-ano dito, tapos ako mag-live. Relax-relax ako dyan kasi siyempre mataw kasi masakit. Ganun ba? O... Bakit kaya na-digis ako ba? Kasi tumira ako dyan sa Regalia Tower. Sa my gateway? Oo, sa Regalia, yung kanto ng Pitwason. Eh malapit lang, lalakarin lang. Yung ako dati nagpunto dyan, isang taon lang ako dyan bago ako pumunta dito sa Italy. Malapit lang dito. Lalakarin lang sa Pitwason na ako eh. Marami DJ bakla na hindi halata. Yung iba may mga asawa. Saka ayaw nila tumuha ng ano, ng babae kasi gusto nila yung, syempre yung iba namang, ibang lasa naman. Kumbaga, minudo naman din. Oh, kasi diyan sa Italy nga sabi mo, 'di ba? Yung mga babae diyan, hindi iniintindi mga bakla 'yun sa kanila, yung may mga susususo. Yung tulad nito sa Italy, oo, ayaw nila ng mga babae, mga Italiano, no? O, so tapos, edi nangyari, ano sunod ng kwento mo na 'yon? 'Di ba, nagbabayad siya ng 5,000 para lang sa ganun. Halos linggo, once a week kami nagaganon. Grabe, bawat kita niyo yung dalawa, 5,000. Oo, 5,000. Kasi hindi ko kayo mag-ganon-ganon. Kasi feel ko siya may asawa, tapos wala yung asawa niya dyan. Tapos may mga katulong naman, kasi di lumalabas ang katulong, kasi nagbubuka sa akin sa gate yung katulong. Pero pagpasok ko, wala ng katulong. Siya na lang ang nalagyan ko doon sa massage room. May sariling massage room. Galing ano, mayaman pala talaga. Uso. Malapit sa Green Hills yung papasok doon sa may hospital, kung naalala mo yung may hospital diyan sa may Green Hills eh, yung basta may hospital diyan na sa Green Hills eh. So diyan sa harap niya ay mag-village diyan papasok yung bahay niya. Sa kondo? Sa condominium? Bahay mismo. Sa village mismo. O sa tapos, bawat sesyon o bawat kita niyo yung dalawa, may namasage mo siya, tapos 5,000 talaga. Oo. Yun. Oo, yun nga, edi matagal ko rin yun na ano, nagawa. Halos siguro sabihin natin na 1 year kasi ako dyan sa may Gilmore, lumipata kami sa may, ano, nawala na siya kasi hindi na ako home service. So, hindi ko na siya nakikater. So, ang ginagawa ko na lang, yung mga pumapasok doon sa spa namin, minsan nagsisekreto kaming ganon, kaya hindi na ako lumalabas. So, may mga bagay ulit na mga boylet, mga ganyan, mabibiktim, eh, ganon. O, diba? O, so, tapos, edi, ano sunod na kapalaran mo? Nung galing ka sa Gilmore, lumipat ka doon sa may, ano yun? Baby Village. Sa may Maginhawa Street. Maginhawa Street na naman. O tapos? Ayun naman, yung mga client namin, may naging boyfriend. Ako kasi dalawa, isang professor ng UP, saka isang anesthesiologist dyan sa St. Luke's. Binahay ako ng doktor dyan sa St. Luke's. Dito sa may... Ang laking tao, alam mo yung parang 6-footer siya, tapos ang ganda ng katawan. Pero doktor siya? Doktor siya, binahay ka? So, pero mga 3 months lang yata kami nagbahay nun. Bakit? Parang nagsawa na rin. Parang ganun. Siguro ganun talaga ugali nila, nagsasawa. Ay wala. Galing ulit sa ano, sa massage. Tapos nun, may mga ano ulit, may mga bagong pasok. So bago ako naman, syempre kung sino yung bagong pasok, i-grab ko lang ng grab. Wala, ganun. May mga pare, tanga eh. Oh. Ano natin na may... May pare? Pero... Patay na yung pare na yun. Ay, pare. Pero ganun siya. Pare. Ganun? Pero hindi niya sinabi, DJ, sa akin na pare siya. Pero kilala mo. Nakita ko.
nakita ko lang nung nag-Saudi na ako, nanood ako ng mas sa nanood ako ng mas sa Facebook, Facebook yata nung. Nakita ko, sabi ko, parang client ko to ah. Sabi ko. Eh baka ako yun kasi dito ako kumukuha ng live. Nagla-live ako kasi mga 2 years akong nagla-live dito sa fan page natin sa OFW Motion. 2 years ako nagkumukuha ng live noon. Pero dito yun sa Saint, ayoko sabihin ha. Lagi ako nagla-live, di ba? Napansin niyo tuwing Sunday. Yun nga lang, wala na akong tie-up sa kanila ngayon. Ngayon di ko kasi malakad-lakad kaya hindi ako makapag-live ng mass. Oo, baka ako yung nakita mo nagla-live ng pare na yun. Kaya nag-judge sa Saudi pa ako noon, 2009 pa yata yun. Ah, 2009? Sandali, DJ, namatay na siya. Alam mo, nito lang, mga 2016 lang yung namatay. O, so pagkatapos, sumalangis sa kanyang kaluwa. Ano? Ako, DJ, nung nasa Saudi ako, kasi diba, nandyan ako sa Maginawa, dyan na ako nang galing puntang Saudi, 2009 ako. So, pumunta ako ng Saudi, dyan ako nang galing mismo sa Maginawa. So, nung nasa Saudi ako, nagkukontak pa rin kami sa Skype, nag-anuhan pa rin kami na video call, gano'n. Tapos hindi ko to yung ano namin, wala na kami communication. Nakita ko, pare pala siya sa Facebook. Wala, sabi ko pala ito eh. si father pala. Kabuti nung may nangyayari sa inyo, hindi kami nimasahan o hindi mo nakikita na Lord patawad. Kasi pasindyan na daw tao. Hindi ko naman alam na pare siya eh. Malay ko bang pare siya, kasi hindi ko naman tinatanong kung trabaho niya. Pag tinatanong ko yung mga trabaho niya, sabi niya normal work lang, ganyan-ganyan, sa office lang, ganito-ganyan. O siyempre, ikaw ba naman pari, sabihin mo, uy pari ako ha, ganinin mo ako, o. Siyempre, hindi mo naman sabihin na gano'n, di ba? Salangaw. Tapos? Eh, ayun. Eh, siyempre ako naman tuloy-tuloy yung trabaho ko kasi wala akong alam eh. Nung nalaman ko lang talaga, napag-isip ko talaga, laki talaga ng kasalanan ko, pari talagang biniktima ko, sabi ko ganyan, nung sounding ako, malaman ko. Eh, pero siyempre hindi mo naman kasalanan yon kasi malay mo ba naman? Kasalanan niya yon, pari siya, nagpaganon siya sa'yo. Ganon. Tapos, hanggang nawala na yung contact namin, kasi malayo na nga ako eh. Mm-mm. Once or twice lang na video call nun eh, kasi malayo na ako, sa Saudi na ako, Pilipinas siya. Siyempre maghanap mo na yun ng iba. Iba ng mga kapuno ng kanyang kaligayahan. Diba? Eh, pero kumbaga parang parang kayo narasanan noon, ganoon, no? Parang oo, parang kami naman sana. Kaso, yung pag date sa labas, walang ganung nangyayari. Siguro takot din siguro. Eh, syempre, ako naman di, kasi hindi naman ako nagde-demand na ganito mag-date tayo sa labas kasi ako naman may basis sa loob. Mm-mm. Eh habang wala siya, kumikrinking din ako sa iba. Oh. Eh, mabataon na kulang. Hindi ka nagkakasakit nun pag ganyan. Kasi puro lalaki. Okay. Protector. May protector. May protection man din. Ah. Hindi ka man pwedeng mag ano na walang ano. Ah, may kondom. Ganyan. Naman. Ah. Yung hindi lang ito kondom yung ano yung ligayang-ligay sa sarili na hindi iniisip yung future. Hmm. Diba? Ah, nagkukondom ka rin? Paano? Bakit tinatayuan ka din? Siyempre, inaano ako, yung nilolipat ako, siyempre ayoko nung ano. Ah. So, kailangan mo ng pag nagpapalulipat ka, siyempre yung laway, hindi mo alam, baka may bakterya yung... Ah, so habang may habang nagpapalulipat ka, mayroon kang kondom? Oo. Eh, ano feeling mo nun? Kasi may kondom din pala, nagpalulipat ka pa. Eh, siyempre, masasatisfied ka naman kasi kung gano'n, nararamdaman mo rin, di ba? Try mo kaya, DJ. Ewan ko, but salangaw. Ah, gano'n. Kahit may kondom, pwede pala yun. Eh, may lasa yung kondom, di ba? May amoy yung kondom. Kaya, di ba may lasa ang kondom? May mga banana, may strawberry. Yun ang purpose nun. Ah, gano'n. Kasi pag gano'n, malalasahan mo ang fruits na... Ah, ganun pala. Di ba may mga chocolate pa nga yun? Mga chocolate, ganyan. Ah, ganun pala yun. Ah, kumbaga.
Sarap DJ yung strawberry. Tamis-tamis. Ay hindi, kasi di ba kahit sa 7-Eleven merong mga ano yan yung tawag yung... Oo, kaya sa 7-Eleven suki ako eh, kasi lagi ako, hindi naman ako nahihiyo, bakit ba? Hindi sa 7-Eleven may nakalagay dyan na thin, super thin, ganyan, may medium, ang parang ganun, may natin nakalagay, no? O kita mo din sa counter pagbayad mo? May small, may medium, may large, may XL, XXL pa nga yung iba eh. Alerts. Kumbaga, pang ano na yun. Tika lang, tingnan ko muna. Ano ba sa'yo? S? O L? S lang. S. S lang talaga. Hindi, ano lang, B. Ano lang. Kumbaga, di ba yung mga kundo, meron yung mga, ano, may mga, may, merong makakapal. Ay, pakita ko sa'yo, DJ. Saglit, ha? Wait. Tama, iba talaga. Di ba magbayad din nyo sa ano? Sa 7-Eleven? Punta kayo sa 7-Eleven. Nakikita nyo yan, may Urex ba yun? Ano pangalan nun? Basta kundom siya? Oo. Actually, meron ako eh. Sa totoo lang, kasi hindi ako nawala ng kundom dyan sa wallet ko. Kasi paswerte daw yan eh. Oo. Sino nagsabi? Mga Chinese? Diba? Pag binigyan ka ng kondom, itago mo, no? Lalo pag babae ka, binigyan ka ng lalaki ng kondom, itago mo 'yun, maswerte 'yun sa iyo. Sabi nila sa mga Chinese sa Taiwan, ko lang kasi natutunan lahat ng mga 'yan. Ay, joy. Ay, parang sabon naman. Sabon sa pinggan. Ano 'yan? Kondom. Ah, kondom. Flavor, ano, flavor, tawag dito yung... Yung nga sinabi ko. Strawberry. Strawberry. Teka lang sa akin, ha. Kasi matagal na to, 3 years na tong kondom ko dito. Saglit lang. Ito. Diba may wallet ako? Ito yung wallet ko. Oo. Meron akong kondom dito. Tinapa. Ito kasi DJ, normal na lang yung mga kondom dito. Kasi dito, 6-6 talaga ang pinapractice dito eh. Binigay ito ng Chinese. Ito, binigay ito ng Chinese sa akin. Yan o. Oh. Oh, binigay ito ng Chinese sa akin. Mga 3 years ago na. Dito ito na ano. Huh? Oh, ito yun. Expire na yan, DJ. Expire na. Hindi ko nagamitin yan. Hindi ko naman nagagamit. Bilis ma-expire ang ano, kondom saglit. Ano bang expiration nito? May mga expiration ng kondom. Bawal mo gamitin kasi... Oh. 2021. Ay! Ginawa noong May 2015. Tapos sa 21 siya ma-expire. 6 years. Ito naman 2021 ang expiration nito. Oh, parehas oh. Lang. 144 pieces ito. Ito siya. Binigay ito ng Chinese. Binigay ito ng Chinese. Talaga mahiyang bumili kasi pinapractice talaga nila ang kanilang safe sex na ano. Actually, yun naman talaga dapat eh. No? Kasi bagay, yung mga estudyante ngayon dito sa may Pinas, mayroong sex lesson ah. Meron sila, dapat meron naman talaga. Siyempre para alam nyo. Talaga yun kasi para iwas sakit talaga. Huwag na yung sarap na sarap. Kailangan talaga yun. Mm-mm. Kasi yung iba dyan, nabubuntis-buntis ng hindi tamang panahon, yung tipong ganun. Kasi, dapat, kasi nahihiyas na bumili ng kondom. Makabiling ako mamaya. Ayun, ano ba tayo? Pwede sa Saudi na ako nun. Sa Saudi ka na. Lalaki ko. Hindi, chat-chat. Lalaki pa ako nun, chat-chat. Ganun. Nakilala ko yung asawa ko ngayon. Ay, oo. Ex-wife ko. Ex-wife mo. Oh, may ex-wife ka. Habang sa Saudi ka, ano trabaho mo nun sa Saudi? Masahista pa rin. Ganun pa rin trabaho ko. Masahista. Ay, masahista. Eh, di, siyempre, maraming Arabo dun. Siyempre, taga-Saudi. Ganun, oo. So, tapos, edi, maganda naman, ano, maganda naman pag-Arabo? Kasi sabi nga nila, ayaw nilang Arabo, mabaho.
ang Arabo DJ, mabaho lang yung kilikili nila. Pero yung bata nila, maano yan, malinis kasi lagi nilang sinishave kasi sa Muslim kasi bawal yung hindi ka hygiene practice. Ah, okay. Pero pag may, oh, yung kilikili nila mabaho talaga as in. Pero yung private parts nila ma hindi ganun ka, hindi mabaho. Pag lalaki kasi, ha? Pag nagpe-prayan sila 5 times a day, kailangan niyan maghugas sila. Ganyan. So malinis, pero hindi sila nagsasabon. Ay, hindi nagsasabon. Kaya doon tao, hindi sila nagjo-jodorant. Ah. Hindi naman lahat, pero karamihan kasi parang culture nila yung gano'n. Tapos ang kanila naman, DJ, malalaki talaga yung kanila. Super, mahaba talaga, tsaka strong na strong talaga. Ay! Yung mga kanila. Ganun. Tapos DJ, pag hinawakan mo yan, siyempre, mamassage mo yan, ganyan-ganyan. Nagmamasa-masa na yan agad. Pag hinawakan mo, isang ganun lang, labas agad, kaya tapos na. Ganun na. Kasi diba sa kanila, eh, hot sila masyado. Kaya mabilis sila, ano-ano. Doon na sa laging ganun. Wala nang pagbabago, ganyan. Eh, hanggang nakilala ko yung naging asawa ko dito na 54 years old noon. 54 siya? 54 years old. So, chat-chat lang. Umuwi siya kami ng Pilipinas. Pakasal, balik ako sa Saudi. Balik siya sa Italy. Pinitisyon niya ako. Nakapunta ako dito. After three months, naghiwalay kami dahil yun. Hindi, nag-iwalay muna kami sa Pilipinas. Nagsama mga 1 month after kasal namin. Doon ako nakatikim ng babae. Teka lang. Doon ka sa may Saudi dati, pagkatapos yung Italiana na naasawa mo is 52. Pilipina siya na nakatira dito. May permanent residence siya. Pilipina, babae. Pilipina. Oo, Pilipina siya, DJ. Italia, dyan sa may Italy nagtatrabaho. O so, tapos ikaw, so may Saudi ka noon, mukhang lalaki ka pa nung time na yon. Eh, paano mo siya nakilala? Sabi na, wala makapagsabi na bakla ako kasi ano ko, ilalakong lalaki ako noon eh. So pagkatapos, chat-chat mo siya, paano mo nakuha yung number o yung Facebook noon? Iwan ko ba kasi sa mga friend ko sa Facebook, siyempre yung mga mutual friend yung tinitignan ko noon, add ko lang ng add hanggang na ano ko siya, na-add ko siya tapos chat-chat, ganyan-ganyan. Ako naman kung ano ba yung, iwan ko ano ba yung sinabi ko noon na in-love siya sa akin. Ala. Kasi, o tapos? Oo, kasi iwan ko. Nabula ko yata siya. Oh, tapos edi umuwi kayo ngayon sa may dito sa may Manila, okay, sa Pilipinas. Oh, umuwi kami ng Capiz. Hindi, diyan muna kami tumira sa condo sa Regalia kasi siya nag-down ng ano, ng condo. Ay, dito siya dito. Dominyo mo sa Regalia Tower. Diyan kami tumira. So, umuwi kami ng probinsya, nagpakasal kami. Hanggang ayun. First time ko talaga makipagtalik sa babae. Alala, tika lang. Ilang taon ka noon nung time na yon? Siya 52. 24? Eh, hindi, 24 ako noon. 20, siya naman 53. Tapos 20, 24 ka? 24 ako noon. Edi, tapos, edi, umuwi kayo ng probinsya ngayon. Galing kang Saudi, Italy siya. Umuwi kayo ng Capiz. Doon kayo nagpakasal dalawa. Habang kinasal kayo, asan kayo kinasal? Sa pari mismo? Hindi ah, sa Huisla, sa Mayor lang. Asan? Sa City Hall. Ah. Sa munisipyo. Pag sinabing you may kiss the bride, anong ginawa mo? Kiss the bride eh. Kiss mo man? Ewan mo, bot sa langan. Oo, pero ano, gusto mo naman talaga siya? May feeling ka naman? Hindi ko alam, DJ. Parang siguro pinipilit ko lang noon. Hindi ko alam kung may feeling ba ako. Wala, parang nanay-nanay ko lang yata ang pagka-feeling ko sa kanya. Nanay ko lang yung katintanda ng uncle. Oh, pero ano yun? Ano, sino mas nauna sa inyong umuwi doon sa may probinsya? Ikaw po ba o siya? Sabay kami. Sabay? Sa Manila naman. Sa galing sa Saudi, ako nauna. Uh-uh. Dumating ako yata ng December 13, tapos siya yata December 22. Mm. 2013. Oh, ngayon, edi nagsama kayo dito sa may Indomingo, dito sa may San Juan. Oo. Tapos?
Tapos, eh, mga yung pinsan ko, syempre, eh, alam nila na gano'n, na first time ko, sabi ng pinsan ko, gamit ka ng ano, na Viagra. Sabi ko, ano ba yung Viagra? Patigas. Kasi alam niya na bakla talaga ako, hindi talaga tumitigas yung akin sa babae. Sa so, first time ko talagang, kapag gano'n sa babae, matanda pa. So ako naman, eh, sabi, sige na, try ko. Wala sa DJ. 53 siya. Ayaw tayo. Hindi ka lang. Nanginginit. Ay, gano'n. Init talaga yung tinga mo dito, DJ. Ay, ramdam mo talaga. 53 siya, tapos ikaw 24. Pero ano siya, walang asawa? O may mga anak? Patay na, DJ. May anak siya, mas matanda pa sa akin. 32 yata ang oldest niya. Ay. Panganay niya. Ay, di pa. Oh, ayun na, eh, yung pinsan ko naman, siyempre, yung pinsan ko, loko-loko din. Yun na, sinabi niya, ganito to ang gawin mo. Eh ako naman, kung ang ginagawa ko sa bakla, ginawa ko sa kanya na, pag hindi tumatayo, ginaganong ko siya ng kamay ko. Eh, sabi niya siya, pang ganong ko siya, didila, tsaka kamay. Teka lang, hindi ko maintindihan. Ano, kung ano ginawa mo siya? Hindi, tapos na kami mag-ganon sa Viagra. Pagka Viagra, wala na akong Viagra. Ang ginagawa ko na lang, kung anong ginagawa ko sa lalaki, sa bakla noon, ina-apply ko sa kanya na dinidilaan, tapos dinipinggir. Okay lang. Rated is PG, guys, ha? Rated is PG. Rated. Ah! Ayun, DJ, nasasarapan siya sa ganun. Ah, sabi ko, alam ko nang gagawin ko ulit. Yun na yun lagi. Kaya hinahanap na DJ. Hanggang nandito na kami sa ano, kahit hindi ko na siya inaano, minuyog yun. Basta kinakamay ko na lang siya, tsaka dinidilaan, sold na siya. Ganyan pa lang babae, DJ. Hindi, siyempre, isa yun, mas maganda pa daw yun kaysa sa ano, pasok. Yung mga tomboy, eh, ang pamilya ng babae na gustong-gusto ang tomboy kasi sob na sob pala sila sa kamay pa lang. Now you know. At tapos, hindi. Pagkatapos no, na nagsama kayo sa may probinsya, sa Capiz, nagsama kayo ng isang buwan? Hindi ah. Mga 2 weeks lang kami kasi 2 weeks kami sa Manila, isang buwan ng bakasyon eh. Ay, o tapos? Galing sa may probinsya, eh, bumalik ka sa may Saudi. Galing sa Saudi, balik sa Manila, balik sa Saudi. Oh. Tapos siya, bumalik. Tapos, pinitisyon niya ako, lumabas ang papel ko ng 8 months, sumuhay ako ng Pilipinas, pinrasis ko, pumunta na ako dito. Pagdating dito, edi yun na, tumula na ulit ng aking, ano, kabaryo. Pero hindi, nung dumating ako dito, siyempre nagkakalabuan na kami kasi nga, eh, parang nakikita niya, nahalata niya na bakla ako. Hindi ko na siya napapibigyan ng gusto niya. Hanggang nag-aaway na kami, hanggang pinapasilos niya ako, yung nakikita sa kanyang ex-boyfriend. So sa akin, okay. Kasi mas okay kasi na nabibigay ng ex-boyfriend niya ang dapat na ibigay ko sa kanya hanggang nag-away kami, hanggang naghiwalay kami. Hanggang may nakilala ako na isang kaibigan na Pilipino na nagturo sa akin na maging trans. Ay. Hanggang turin niya ngayon. Hanggang, so ngayon tinuruan ka paano magpaganyan, magpapalit ka ng anyo, magpapaturoon ng dudo, ganyan. Hanggang nakahanap ako ng maraming Italiano na gustong ganitong uri ng bakla, yung maging trans. Gusto nilang ganito. Sa Pilipinas naman iba, yung paminka pa, pamuskulado ka sa Pilipinas, yun ang mga gusto ng bakla sa Pilipinas. Dito sa Italy, hindi. Ang mga gusto ng mga lalaki dito, yung pag-girl ka. Kaya naging ganito ako. Nakilala ko yung mga boyfriend ko ngayon na tumutulong sa akin. Pero, DJ, syempre may utang na loob naman ako doon sa aking ex-asawa. Friend na lang. Kasi nag-aaway kami lagi. Ngayon, friend na lang kami. Pero binibigyan ko siya noon ng pera na, binabigyan ko naman siya ng pera noon na nabayaran ko sa mga nagastos niya sa akin. Syempre may utang na loob ako. So, siningil niya ako noon. Kasi nga nag-aaway na kami, ganyan-ganyan. Manuloko daw ako. So, binigyan niya ako ng total ng babayaran ko. So, binayaran ko naman sa kanya. Pero minsan nakikita pa rin kami, DJ, dito. Nagbibiso-biso pa rin kami kasi may asawa na rin siya eh. Ay, di maganda. Oo. Pero, magkano singil niya sa iyo lahat? Gastos niya?
ang gastos lang naman nun sa akin, visa fee, tsaka plane ticket, umabot lang ng mga 100. Pero naibigay ko sa kanya na sa 350. Eh, kinasal pa kayo sa ano, sa mayor, o edi, siyempre, kumain pa kayo. Ano nun, na dalawang baboy ang pinatay ko nun? Ay, ikaw ang pumatay sa baboy? Oo. Sa kasal namin. O, so... Ah, medyo may mga buzzer na ba ako dyan? Wala pa ah, wala naman kasi masaya nga eh. Ayun na nga DJ ang buhay ko, yun na. Ngayon minsan nakikita kami, nagbibiso-biso na lang kami kasi may tanggap niya na kaibigan na lang kami. May asawa na rin siya Italiano, ako naman meron naman. So yun lang. Pero yung boyfriend mo, ilan yung boyfriend mo ngayon, Dai? Sandali, yung pinaka long boyfriend ko talaga, long time na boyfriend ko, 4 years and a half. Yun, dalawa. Hanggang ngayon, 4 years and a half, parehas sila? Parehas sila. Edi ngayon, hindi nila alam bawat isa na parehas sila, boyfriend mo. Hindi ah, bakit sila ano, may mga schedule yung isa once a month sa akin dito pumupunta, yung ako naman twice, ay yung isa naman dito sa Milan twice or once a week ako pupunta sa bahay niya. Pakita ko ni Diego sa mga sandali, ay pakita kong picture. May schedule twice a month yung twice a week yung isa once a month. Oo. Boyfriend niya. So, ibig sabihin, hindi nila alam ngayon na parehas mo silang boyfriend. Ito yung once a twice a week. Iyan ang twice a week. Yun, kumbaga, twice a week lagi kayo nagkikita. Yun talaga yung boyfriend mo na as in mahal mo na rin, ano? Mayroon ko rin ang isa kasi ano rin, kasi matagal na rin kami tsaka binabiyahe niya talaga ang 3 hours para lang makapunta sa akin. Sino ang tumulong niyan sa iyo? Yung pinakita mo ngayon, tumulong diyan sa pwesto mo sa studio mo? Hindi, wala na 'yon. Ang tumulong sa pwesto ko, wala na 'yon. Break na kami. Dali pakita. Ito naman yung matanda na once a month. Matanda na 'yan? Oo. Hindi ko nakita eh. 50 years old. Once a month lang kayo nagkikita niyan. Lalaki talaga siya, no? Lalaki? Tapos ang lalaki. Tapos ito naman ang tumulong sa shop ko. Dali ah. Kasi may... Ito naman may asawa. Ito DJ. Oh. May asawa ito na ano, kabit ako. Ayan siya. Yan ang tumulong sa iyo sa pwesto mo diyan sa ano mo na yan. Ito ang tumulong sa pwesto ko dito. Wala na kayo kasi niyan. Wala na rin ngayon kasi malayo siya eh. Parang pumunta ka ng Hong Kong sa ang province niya, malayo kasi masyadong malayo. Ganun? Grabe. Ay, malay kami. Mga ano yan, mga Italiano yan lahat, ganyan. Italiano lahat yung DJ. Italiano. Kasi mga Italiano kasi gusto nila yung bakla na parang anyong babae yun na gusto nila. Parang legal din sa inyo, no? Gusto nila. Ito ako nung lalaki, ako DJ. Pakita niya yung dati siyang lalaki pa bago siya naging babae. Bago naging transform. Ikaw yan? Oo, oh, nung sa Saudi ako sina. Lala, yan katawan mo dati? Oo, yun yung katawan ko. Lapit mo nga. Lalaki, lalaki. Wala kang buhok dyan. Well, kalbo ako. Nagkalbo ako noon. Akalbo ka noon? Hindi, lagi ako nagpapakalbo. Pero ngayon, original yung buhok mo. Oh, original ito, DJ. Siyempre, pinahaba ako na. Ah. Ibati yung ilong mo, pinatangos mo yung ilong mo na yan? Talaga ilong ko, DJ. Ah, matangos talaga ilong mo mula dati? Mm-mm. Hindi mo pa pinagalaw yan?
Hindi pa. Saan ka dyan? Yung nakaputi o yung aso? Ewan ko. Saan ka dyan? Yung aso ba o kulay itim yung damit? Saan ako dyan? Yan yung asawa ko. Sa aasawa mo yung babae? Oo. Tapos yung lalaki ako yan. Ay, ikaw yan? Sa Baguio yan eh. Ah, sa Baguio. Asawa mo yung babae? Oo, yan nga. Ang 53 years old. Eh, palayo-layo mo nga yung camera kasi hindi niya maano, maano yung pixi... Lalaking lalaki ka talaga pre dati, no? Oo, lalaki talaga ako. Walang makapagsabi na bakla ako. Ewan ko, bot sa langaw. Oh, may nag-comment dito, asawa ko yung girl. Oo. Ikaw yan? Ikaw yan? Ako ito. 2013. Payat ka pa dyan nun, ngayon, ang laki mo na. Hindi, kasi may nagka-boobs ako, kaya malaki na ako tignan. Palayo ka pa sa camera? Palayo ka pa sa camera? Wow, ah. Nabi man ka. Friend ba kayo ni Nanay Ferly sa Facebook? Hindi yata, hindi ko alam. Parang ata siya ang Facebook ko. Oo, parang marami kang mga friend na friend ni Nanay Ferly. Gusto ko sana makahingi ng picture mo na babae ka ngayon, tsaka yung mukha mong lalaki ka pa dati. Para gawin nating ano sa video ba? Ay, DJ, nag-public ako! Ha? May YouTube channel ako, bala! O, kaya nga... yung mga picture ko, upload ko yung transformation ko. Ah, dito sa YouTube mo? Ano yung pangalan mo dito sa YouTube? Yung Pilipina, Italy, di ba? Yung ay, lagi ako nagko-comment ng bash. Yung mabash ako lagi, di ba? Yun yun. Kaya nga yan. Ewan ko. Bot sa langaw. Siya yung lagi nagko-comment dyan sa chat room natin. Nakikita nyo sa live natin. Si Pilipina, Italy. Siya yan. Si Toto na task siya. O sige, tingnan ko mamaya yung channel mo ha. Tingnan ko mamaya yung mga picture mo. Life dyan. Life story. Yan. Diba? Lupig sila! Ayun na! Yun lang ang story ko, DJ. I miss kita. Kaya nakalusot ako sa'yo. Kaya nga. Kung ako ka tinawag sa'yo eh. Ay, hindi ko napapansin, Day. Ay, ito. Ay, kuya. Aos na, ano? Sige to, ha? 2 years tayo bago nag-uusap ulit to. To, may batiin ka to. To. Lahat ah, binabati ko lahat kayo ah, hindi ko na isa-isahin. Basta may mga friends ako sa Facebook na nagka-friends ako sa maraming friends sa Facebook nang galing sa iyo. Doon sa nag-viral na video ko, oo. Sa story din. Oo, kasi kulang-kulang. Yung video mo dito na una sa dito sa YouTube parang 300,000 views yata or mga 200 nakita ko eh, no? Hindi ko na alam. Basta i-subscribe nyo lang ako, Filipina, Italy, makikita nyo yung buhay-buhay ko dyan, ganyan. Nag-vlog ako. Nag-vlog-vlog ka? May mga picture ka doon? May mga picture ka doon na pinaka... Oo, may mga picture ako doon, DJ. Nandun yung mga before and after ng transformation ko. I-subscribe niyo ha, si Filipina, Italy. Pangalan niya, si Filipina, Italy. Dyan sa YouTube ninyo, hanapin nyo si Toto Inday. Dubulti ang piha Filipina. Hash Italy. Oo, nakikita ko yun. Comment ka dyan mamaya, sabihin mong ikaw yan. Ha? Oh, wala ka bang ano dyan, client? Wala ka bang customer dyan? Magpamamassage sa'yo? Papa, mamaya mga client dito, mga paggabi na yan, mga after office, mga ganyan. Kasi mga alas 11 pa lang dyan, ano? Alas 11 pa lang sa'yo? Nung oras na ba? 11:30 pa lang din. Hapon kasi mga customer hanggang gabi, no? Hating gabi, ganyan. Yan. Pero hanggang alas 10 lang yung shop ko, yung close ng shop ko hanggang alas 10 lang. Ano yung dibdib mo na yun? Ano yung nararamdaman mo? Tubig sa loob? Ano ba yan? Masakit, hindi? May silicone ito, Dichi. May nilagay na silicone. Ay, ano yun? Iniwa yung didi mo tapos lagyan sa loob? Ganyan? Iniwa dito tapos binahayan yung kinayod bala sa loob para lagyan ng
silikon na ginanon tapos tinahi. Ayun. Kaya pinapalamas ko lagi para mag-stag siya kasi tangit laging nakatayo na gano'n. Ah. Gusto pa yung medyo uga-uga gano'n. Ah. Parang nag-stag. Wala ka pang brand yan? Wala ka pang brand yan? Meron. Ah, may bra ka niyan? Oh, may bra. Ayun lang, DJ. Salamat ha, kasi natanggap mo yung tawag ko. Oh, sige. So, ulitin ulit. Oh, sige. Until how many years man kaya ulit ako makalusot sa'yo? 2 years may na bagong, naman eh. May bagong story na naman akong ikikwento niyan. Diba? Salangaw. Ewan ko, umbot salangaw. Oh, sige, ma'am ha. Maraming maraming salamat to. Salamat sa mga nanonood. Ah, bye-bye to. Bye-bye. Bye. Si Toto Natasha. Nakalimutan ko itanong. Nakalimutan ko tuloy itanong yung totoo niyang pangalan. Si ba yun? Romulo ba yun? Nakalimutan ko. Basta sinabi niya yung pangalan niya dati. Tapos naging Natasha na daw siya. Yan si Toto. Alam ko marami tayo mga admin na mga friend or mga followers natin dati sa Facebook 2 years ago na naging friend ni Toto eh, no? Kasi active to si Toto sa team natin dati, sa grupo natin eh. Digital Lover.